Tsaka, napakalaking kalokohan yung gagawin nila na yun kasi biruin nyo. Kaya manging ibang bansa ho, yung asawa po ninyo is para po sa future ninyong mapamilya. Di ho ba? To earn a living. Di po ba? Para mag-earn ng makapag-earn ng income. Ba't nila pipigilan nyo para sila mababayaran? May nagtanong sa akin. Sana po mabigyan nyo ako advice kung ano dapat ko gawin. Hinaharas na po ako, Ola. Kung ano na po text na tatanggap ko, minumura na po ako. Pati po Gmail ko, napasok na po nila. Pati po personal na buhay po namin mag-asawa, nalaman nila. Pati po pag-ibang bansa ng asawa ko, nalaman nila. Need advice po, Boss Rai. Ako po ay nangangamba na baka po asawa ko madamay sa mga kalokohan ng mga ola na yan. Paalis na po kasi asawa ko. Pakitago na lang po sana pagkakakilanlan ko. Salamat po, Boss Rai. Alright, maraming maraming salamat po sa panibagong katanungan na pinadala niyo po sa akin. Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko po na sana kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Alright po. Okay, napakaganda po nitong ano no, katanungan niyo na to kasi marami ho ang nagme-message sa akin ng ganitong mga katanungan no, yung baka raw maapektuhan yung pag-abroad nila kasi magtatrabaho sila sa ibang bansa. Sa case niyo naman po, nangangamba kayo kasi baka naman po yung ano yung asawa niyo is maapektuhan. And nagtataka na ano kayo, bakit pati yung personal yung ano, yung Gmail niyo, tsaka yung personal na buhay niyo inalaman na nila. Okay. Ganito lang ho yan. Sige, okay po. Kasi o, naalala nyo, no, nung dinownload nyo yung ano, yung inyong Ola. Di po ba? May malware ho kasi yun eh. So, lahat po kasi na nasa telepono po ninyo, nahack po nila yan. Okay, mapakontaks yan, location nyo, messages nyo, no, pictures po ninyo. Lahat po yan, no, na ano nila, na nahack po nila. Okay. Ngayon po, wag na kayong magtaka kung ano ho, kung pati yung sa Gmail nyo. Kasi ho, ang inaano ko lang doon sa Gmail is, ang question ko doon, ano ho ba yung sinabing nalam, ano na, tawag dito, napasok na ni, ano, nila. Okay. Ano po ba yun? Pinadalan po ba kayo ng mensahe or nagamit yung email nyo para magpadala ng mensahe? Okay, kasi ho, pagka ho yung napadalang kayo ng mensahe, it's normal. Kasi ho, binibigay nyo naman to talaga yung ano nyo, yung email address po ninyo eh. Di po ba? At na-access nga po nila yon. Dalawa yon, dalawang klase yon. Pangalawa naman ho, first time ko hong narinig, no, kung, ito ho, kung ha, kasi hindi ko ho nga ho alam kung paano yung sinasabi nyo sa Gmail, yung email nyo kanyo, Gmail ko, napasok na nila, okay? Baka, ang ano ko kasi doon, una kong interpretation is, ano ba siya, nai-email ba nila kayo? Or, nagagamit yung email nyo para mag-send ng message sa iba? No? Kung kagaya yung sinabi ko kanina, kung nai-email nila kayo, most probably, kasi nga, ibinigay nyo yung email address po ninyo or kung hindi nyo naman ibinigay, in-access nga po nila during dun sa, ano nyo, sa pagda-download nyo ng apps nila. Ngayon, kung dun naman sa scenario na nagagamit yung email nyo para magpadala ng ibang ng mensahe sa ibang tao, first time ko pong ma-encounter yun. Okay? Ipagtatanong ko yan, no, sa IT namin kung kaya nilang gawin yon. Kasi I doubt na kaya nilang gawin eh. Ano po, kasi may password yun eh. Di ba? Pero hindi pa rin ako sigurado kasi nga ho, may ipinasok silang malware, no, dun sa inyong ano, dun sa inyong telepono. Kaya nga ho, di ba, nakuha nila yung mga contact list po ninyo, no, di po ba? So hindi ho, kumbaga hindi siya imposible. Okay? Merong ano, may posibilidad na gawin po nila. Kasi hindi naman po kasi niyo na-explain na kung paano yung sa napasok yung Gmail eh. Okay? So, i-park natin yun doon kasi yon. Pag-imbestigahan ko yun kung paano, kung kaya ba nilang gawin yun, di ba?
Ngayon ho, pagtuunan ho natin ng pansin, sinasabi nyo rito na pati personal na buhay ninyong mag-asawa, nalaman. Okay. Ganito lang po yan. Kasi ho, malamang sa malamang ho, in-stalk kayo nitong mga to. Sinubaybayan yung inyong social media. Ano po? Kasi ho, syempre, sa social media, hindi naman ho natin maiwasan, magpo-post tayo ng mga ano natin doon, mga personal na mga hinaing o mga personal na tawag dito, accomplishments, di po ba? So, eh, syempre, social media natin yun, karapatan natin yun na kung ano yung gusto natin o ano, natin, ano yung nararamdaman natin, lalagay natin doon, di ba? So, malamang ho, doon nila nakuha yun. Baka ho, nakapag-post kayo, no? Or nakapag-post po yung misis po ninyo, na yun nga na mangingimagbansa siya. Okay? Pero ito lang ho ang sasabihin ko sa inyo, ano. Huwag ho kayong mag-alala. Kasi ho, wala naman ho silang magagawa doon. No? Wala ho silang ano eh, kumbaga access sa anuman hong bagay na makakapagpahinto o makakapigil sa pag-alis po ng asawa ninyo. Okay? Nakita nyo naman ho, di ba? Iniimbestigahan na po sila ng ating mga law enforcement agencies. Gaya ho ng PNP, tsaka po ng NBI. Lahat ho halos ng mga taga-gobyerno, galit na sa mga bugok na online lending apps na yan. So, I doubt ho, no? To, sigurado ko dito na hindi ho nila magagawang mapigilan ang pag-alis po ng asawa po ninyo. Kasi ho, kung nakumpleto naman na ng asawa ninyo, yung mga karampatang requirements, no, na meet niya na, at siya ay may schedule naman na, may visa na, o may ticket na, may passport na, kompleto na, paalis na lang, wala na hong magagawa ang mga ola doon. Okay po, wala ho silang, ano, wala silang karapatan. Okay, ang makakapigil lang po, no, na para makaalis yung, ano, yung asawa ninyo, eh siya lang, or yung immigration. Okay, kasi kung may ticket na nga po, may passport na, tsaka may visa na, eh yung asawa nyo na lang ho ang manroon, ang makakapagpigil sa sarili niya, at nga ho, yung may immigration. Yun lang po. Ngayon, kung mapupunta naman po tayo dun sa inyo, for example, kayo naman ang aalis. May po ba? Hindi rin ho nila kayo mahaharang. Kasi ho, kailangan yan, meron ano yan, meron niyang ano, meron silang naisang pangkaso. No? Tapos, eh, ang kaso lang naman po sa ano sa ganitong utang is ano small claims kasi nga po ang nahihiram lang naman po sa ano sa mga abusadong online lending apps is mababang halaga lang po. So sakop po siya ng 1 million pababa. So small claims lang po. Di po ba? So hindi kayo ano hindi kayo mapipigilan niya na ano na makaalis kayo. Ano po? Yun po kasi kalimitan na nare-receive ko mga katanungan na baka raw po maano sila, maharang sila sa airport, hindi po sila makaalis, o di kaya makaalis man sila, mapadeport, hindi po nila kayang gawin yun. Yun nga hong tumungtong, or kumatok sa pinto ninyo, hindi po nila magawa. Yung pang mapigilan, yung pag-alis po ninyo, di po ba? Tsaka, napakalaking kalokohan yung gagawin nila na yun, kasi biruin nyo, kaya manging ibang bansa ho, yung asawa po ninyo is para po sa future ninyong mapamilya. Di ho ba? To earn a living. Di po ba? Para mag-earn ng makapag-earn ng income. Ba't nila pipigilan nyo para sila mababayaran? Di ho ba? Sintido common lang yun eh. Di po ba? Ako hahayaan ko yun. Di ba? Kung sa akin mangyayari, may utang sa akin, hayaan kita. Usap tayo. Di ba? O pag alis ng asawa mo, sumaod na, bayad ka. Ganun lang naman ho yun eh. Di ba? Hindi ho kailangan pahirapan ng pagpaano eh, ang paniningil sa utang eh. Di ba? Bakit kailangan mong pigilin yung ikaw unlad ng ibang tao? Di po ba? Eh, nangutang sa'yo. Yes, nandun na tayo, nangutang sa'yo. Eh, hindi ka naman, ano, hindi ka naman susubain. No, as long as po, sabi nga sa inyo, nasa tamang pag-uusap po. No, basta masunod lang po yung mga nararapat na gawin. Meron na hong prohibition ng unfair debt collection practices. Inilista na po yung bawal. Basta iwasan lang po kung ano yung bawal. No? Makipag-usap lang po ng maayos. Ganun lang naman ang paniningil, hindi naman ano napakahirap 'yan eh.
Ano po? Ako inabot ko yung ano, yung traditional na ano, talagang yung mga ano, yung panahon ho namin na kasi oh, nagsimula ho ako maging maniningil 1998. Oh. Talaga hong ano, nung panahon na yun talagang sabihin natin na hindi pa ganun ka-regulated ang ano, ang pagpapautang even ng paniningil. Napapaaway ho talaga ako. No, kasi oh, may ano eh, may katigasan mo ang ulo ko. No? Kahit alam ko alanganin na papasukin ko pa rin 'yan. For example po, may nagiinuman. No? Eh basta gusto ko humaning, kailangan ko maningil eh. 'Yun ang utos sa akin ng boss ko eh. Susundin ko. Maniningil ako kahit alam ko may nagiinuman na. Eh natural po, pag may kargang alak 'yan, mapapaaway ka na ngayon. Di ba? Although hindi ho ako nagsisimula no, mga nagkakaroon na lang ng ano kasi siyempre may mag-uusap ka, may papasukan na nakain, di ba? So, meron nung hindi pagkakaintindihan, nagkasatutulak ka na, eh, nasusuntukin ka na. Eh, alam nga naman kung pabayaan ko sarili ko, yun ho yung dati. No? Pero kung ngayon ho mangyayari yun, ay, hindi ko na ho gagawin, tatakbo na lang ho ako. Kasi ho, mapapahamak pati ho yung lending company na pinapasukan ko. No? Eh, kasi ho, ang bagsak ho ng ano no, ng CC noon at saka nung ano nung complaint dun ho sa ano, sa lending company. Kasi anything po na gawing mali nung maniningil, ang meron hong sanction diyan is yung lending company. Ganun ho 'yan, okay? So mabalik ko tayo dun sa ano niyo, sa katanungan niyo. Huwag niyo siyang intindihin. Ano po, kaya ho siguro nalaman nung mga bugok na online lending apps na 'yan, yung inyong personal na buhay, malamang ho 'yan. Na ano nila, nakita nila doon sa inyong mga social media. O di ho ba? Iyan lang naman noong ano niyang gawain niya mga yan, mga stock. Titingnan kayo kung nasaan kayo sa ano. Babasahin ang babasahin yung mga mail. Malamang may nabasa. O di ho ba? Ganun lang naman. Nambablap lang yung mga yan eh. O pati ho yung ano, di ba? Sinabi, may nagtatanong din ho sa akin. Alam nila yung pangalan ng kapitan namin. Natural. Eh public ano yan, servant yan eh. O nasa Google yan. I-google lang naman ho yan. Ganun na ho kadali ngayon eh. Unlike ho before talagang, nung dati, nung naniningil ako noon, hindi ko ho alam ang pangalan ng kapitan doon sa kabilang ano, kabilang city. O sa kabilang barangay. Di ho ba? Eh ngayon eh, nakaupo ako dito, alamin ko yung barangay doon sa kabilang ano, alam, malalaman ko kung sino barangay chairman. Simula barangay chairman hanggang sa mga kagawad, malalaan ko. Okay, ganun ho kabilis ang mga information ngayon dahil nga ho, sa technology natin ngayon. Kaya huwag kayong magtataka kung nalaman nila yung pangalan ng barangay chairman, yung secretary, o sino pa man. Madali ho yan. O lalo kung public servant ho yan, madaling malaman. Okay po? Yung sa inyo po, malamang nga ho yun is nalaman doon sa inyong social media. Kaya ho, ako personally, yung ano ko, sa social media, hindi ako masyadong ano, pala post. Not unless, siguro birthday ko. Ayan, papasalamat ako dun sa mga ano, mga bumati po sa akin, no? Pero yung mga accomplishments or whatever, no? Ay, hindi ko inilala. Kasi yung mga masyadong personal sa akin, no, ah, hindi ko kayo sinasaklawan. Ito is based on my, ano, my, sa sarili ko ito, no? Hindi ko inilalagay sa social media. Kasi, oh, pag nilagay niyo yan, siya, definitely yan, kung sino ho makabasa, oh, hindi common knowledge na siya. May po ba? Kasi may ano eh naniniwala ako na yung ano mga accomplishments personal niyo na yun. Sarili niyo na lang ho 'yun, no? Kasi kagaya ho niya, nakita niyo, ginagamit pa, 'di ba? Ginagamit pang ano, pamblap sa inyo. Ginagamit pang panakot sa inyo. Nalalaman nila yung pag-alis po ng asawa niya. Pero wag ho kayong matakot kasi ang gandun lang naman ang kaya nilang gawin. Yung takutin kayo na oh, alam namin, naaalis ang asawa mo, kaya namin. Ganun lang yun. Kasi nalaman nga nilang policy. So, sasabihin nila, kaya namin pa-deport, kaya namin ganito. Lahat ang sasabihin lang, kaya nila. Pero hindi nila kayang gawin. Sigurado ako doon. No? So, ang gawin nyo na lang po, pag nakaalis yung asawa ninyo, at nakapag-settle na doon, no, di bayaran nyo. O di kaya, pag-ipunan nyo, tsaka nyo siya bayaran. Ganun lang ho kadali yun. Para ho, ano, para ho matapos na, no, yung inyong ano, inyong problema dito sa mga bugok na online lending apps na 'yan. Kasi hindi ho talaga titigil 'yan. Yan lang ho ang gustong gawin niyan. Mamirwisyo ng tao. Tawag nga ho namin diyan, ang biroan namin sa ano, sa opisina, ano, ang negosyo niyan is mamirwisyo.
Kasi wala naman talagang ibang ginawa, nakita nyo, di ba? Pahiramin nga kayo within 5 minutes. Pagka nakahiram na kayo, oh, palilipasin lang ilang araw, oh, kukusumihin na kayo. Di ba? Eh, Mari Josep, eh, hindi naman ganun ang tamang paniningil. Kaya kami magkakaibigan ng mga maniningil, tinatawanan lang ho namin yung mga bugok na yan. O, totoo yan. Kaya nga, di ba ho, kung napanood nyo yung previous videos ko, sa ang usapan ho namin, pagka may nag-apply ng mga taga-online lending apps, talagang bato kaabutin sa amin. Kasi yung perwisyo rin yung inaabot namin dahil natatype kaso kaming matitinong mga ano, naniningil. Kami yung mga gumagawa ng mga fieldworks, yung traditional, ano, traditional way na paniningil, pati ko kami nadadamay. Natatype kaso kami. Eh, hindi naman ho kami ng, ano, ng nangaharas ng tao. Yung pupunta kami sa bahay, nakita nyo ha, dun ho sa premises nyo, sa lugar nyo kami nagpupunta. Lamang na lamang ho kayo, no? Kasi lugar nyo yun eh. Kakatok ho kami, makikipag-usap kami ng maayos sa inyo. Para kayo ay masingil. Di ba? Para mapag-usapan kung paano yung, ano yung best way or tamang ano, tamang pamamaraan or kung ano ba yung pupwede nating hilot na gagawin para makabayad kayo. Ganun lang naman kasi it's a give and take yan eh. Hindi mo pupwede, ano lang, take ka lang ng take eh. Di ba? Mainam ho, ano, binibigyan niya, lalatagan niyo. Maraming mga options. At least, sila ho mamimili, kayo ho mga kliyente. Ilalatag ko lahat yung ano, yung mga pupwede niyong gawin. No, sa, kumari, let's say, restructure, pwede yung partial. Marami ho eh. Okay? Pwede yung ano yan, pwede pa yung ano, yung tawag dito, yung may payment holiday pa tayong tinatawag. O, marami ho kasing mga payment options na pwedeng gawin. Di ba? Hindi lang naman ho yung, kasi yung ginagawa lang, di ba, paniningil niya, pananakot yan eh. Kasi ang gusto nila, tumatak kayo sa isipan nila. No? Ano yung matakot kayo, magkaroon kayo ng ano, ng anxiety, depression. Yan ang mga gusto niya, mga bugok na yan. No? Yung mental torture. Di ba? Yan ang hong ano nila, ang gusto nila. Kaya sabi ko nakaraan, di ba? Dapat ang ano niya, negosyo niyang mga yan, is psychiatric ward. No? Kasi doon sa ginagawa nilang pangaharap sa inyo, ay puro ano, mental breakdown ang mangyayari sa inyo. O di ho ba? Ano, kaya huwag yun lang siyang ano, ang pinakamaganda niya, pakalmayin niyo lang sarili ninyo. Kung ano ho yung sa tingin niyo, magpapasaya sa inyo. No? Gawin po ninyo. Huwag niyo ho silang anuhin kasi masisira ho, diskarte ninyo eh. Di ba? Pag nasira, diskarte ninyo, ay magagagaya ho kayo dyan sa iba na yun yung tapal system, kakaroon depression, kakaroon kayo ng anxiety, pabababa ho ang moral po ninyo. Di ba? So, huwag niyo hong anuhin. Ang makakatulong lang sa sarili niyo is kayo. Okay po? Kaya ho, lakasan po ninyo ang loob ninyo. No, huwag na huwag niyo hong ano. Tsaka huwag ho kayong kakalimot na magdasal. No? Eh, importante ho yan. No, kasi ho, kung wala ho siya, wala ho tayo dito. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pananood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to, na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.